Thank you.
lang. Gulay, gulay. Malaya, meron. Sibuyas. Mahal ang sibuyas. Mahal na ako. Mahal na ito. Good morning po. Our menu po for today is sinigang. Okay. Next. Tingnan mo natin yung ano. So, sinigang na bangus. May bangus po tayo. May kangkong. May siling mahaba. May sitaw. Sibuyas. Siling panigang. Nor. Baka naman. Okay, and then meron ding talong. So nakababad po siya sa tubig. Nakababad po sa tubig para lumaki. Para hindi mangitim. Bali, ang gagawin po natin today ay gagamitin po natin is Ilocano style. Ilocano style sinigang. Ilocano style po na sinigang. So sa amin po kasi trivia para sa mga Ilocano, kapwa Ilocano. Ayan, so sa Ilocano po or sa La Union sa amin, hindi po nawawala sa hapagkainan namin ang bagoong. Bagoong, so, alamang. Yes, no, bagoong po na isda. Isda, oh, isda. Yes, kasi po sa amin, bagoong is life. Yan. So kung wala kaming ulam doon, bagoong pala ang ulam na. Yan. So instead of asin, ang ginagamit po namin ay bagoong. Okay. So let's cook. So ito po, nagpakulo na po tayo ng water. Yan. Ihalo lang natin or pakuluan lang natin yung sibuyas. Kasi yung sibuyas, nag-a-add po siya ng flavor na mas pinapalagyan niya ng tamis ang ating lutuin. Tamis? Yes! Yeah, parang may natural siyang pampasarap. By the way, hindi po kami nagamit ng mga magic-magic sarap na yan. Or magic-magic. Hindi po kami nagamit nun. So, all natural po tayo. All natural. Yan. So, after po nating pakuluan yan, yan, papakulo din po tayo ng ating bagoong. Ito po ay galing pang Pangasinan. Pero binili namin to sa La Union nung umuwi po kami sa San Fernando. Yan. So, every time po na umuwi kami sa San Fernando, ito po yung bit-bit namin. Hindi naman agad nag-expert yan, ano? No? Actually, habang tumatagal nga, di ba, mas sumasarap siya. Kaya nga, ibinuburo nila yung bagoong. Okay. Yan, tantiometer lang tayo. Siya nga pala po, ito po ay boneless, pina-boneless ko po sa palengke. Mamaya po, papakita ko rin sa inyo kung paano yung method nila ng pagbo-boneless. Maganda po, magaling. Magaling po yung nagbo-boneless, talagang nawala ng tinik. So, ilagay na natin ang ating gulay para mabilis maluto. Yung iba, hinuhuli nila to, pero sa amin po ay inuuna na namin para mas mabilis siyang luluto. Okay. Since ang isda naman po kasi mabilis naman kasi siyang maluto, kakuluhan mo lang yan, luto mo yan. Sama na rin natin ang ating sitaw. Sitaw? Yes. Parang sama-sama sila dyan, no? Sama-sama na sila dyan. Walang na nating pahirapan ang ating sarili. Maluluto din yan. Yung siling mahaba, hindi pa? Yung siling mahaba, mamaya. Saka kangkong. Ay, yung mga madadaling maluto, ano? Yung mga madadaling maluto. Pero itong mga tangkay-tangkay, sama na natin. Pero yung isda, isasalang mo lang siya, isasama mo lang, o ipiprito mo pa? No, ganyan na yan, hindi na natin ipiprito. So yung isda natin, nilagyan pa natin asin yan, hindi na?
No, hindi na rin po kasi maalat na yung bagoong natin. Kaya okay na yan. Okay. Yeah, so, tayo lang natin siyang kumulo. So, later, pag kumulo po yung ating nakasalang, isa, ilalagay na po natin itong fish. At yung huling-huli po natin lalagay yung kangkong at yung siling mahaba. So, lalagyan pa rin natin pala siya ng sinigang original, sinigang mix na original na sampalok. Okay? Yung timpla kasi sa amin ng sinigang, inihuhuli namin yan. So, sabi kasi ng nanay ko, pag kasi inihalo mo agad yung maasim, tapos ililate mong ilalagay yung gulay, tumitigas siya, hindi siya madaling maluto. Mm. So, yun naman yun. Kaya namin hinuhuli yung panimpla. Okay, let's wait and see para po sa ating sinigang na bangus. Sinigang na bangus, Ilocano style. See ya! So, kumukulo na po yung ating nakasalang na gulay. Ilalagay na po natin yung bangus. Bangus na masarap. Boneless. Kaya ako po binoneless kasi nagreklamo po yung mga anak namin. Natitinig sila sa bangus. Binoneless ko na po. Binoneless na natin sa palengke. Libre naman eh. Inaalok nga nila ako ng ano, yung mamahal na pang ano, isda, yung tuna. Meron pa rin naman pala, akala ko wala na. Okay. Let's wait and see. Bago maluto. So, ito po. Kumukulo na siya. Kumukulo na po yung ating bangus. Bangus na nakasalang. Dali, ito na po si sinigang mix. I-dissolve lang natin siya sa sarili niyang sabaw. Oh, ganun pala yun. Pag direct kasi, hindi siya na-dissolve. Hindi naman kasi, hindi na natin siya makahalo kasi nandito na yung mga fish. Mga ano natin, ingredients natin. So mas mahirapan tayong ihalo-halo siya. So i-dissolve na lang natin para mas mabilis siyang mag may ano to? Kumalo. Mag-mix. Mag-mix. Pero ihuhuli pa rin natin 'to. So sabi nga po, sa Ilocano, magiging nasabong kung tawagin namin. Ang tawag? Nasabong. Nasabog? Okay, nasabong. Hindi ko alam kung ano yung nasabong. 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 Parang iba yung pronunciation niya. Nasabong. Oh, nasabong. Ano ibig sabihin? Ano, yung gulay, parang hindi luto, ganun, kapag hinalo mo agad yung maasim na part. So, sa amin, niluluto muna namin yung gulay bago talaga namin ilagay yung maasim. Oh. Ito naman sa kangkong, so nilagay na natin si kangkong. Pakukuluan mo lang naman yan eh. Actually, mabilis lang naman. Kumulo na yan, saka na natin nalalagay yan. Pag kumulo na yan, ilalagay na natin itong sinigang mixture natin. Then, that's it. Then, ipapato na natin yung sili natin. Okay. So, mabilis lang siyang gatuin. Wala pang 30 minutes. Tapos na yung... So, hindi siya pwedeng haluin kasi baka madurog yung fish, no? Madurog yung fish, yes. Okay. So, let's wait and see. Saglit na lang yan. Ayan, kulo lang naman ang kailangan mo dyan. Lasa. Amoy pa rin. Masarap eh. Gawa nung sa bagoong yon. Wala pang sinigang mix. Masarap na. Oh, instead na gumamit tayo ng patis, so ang ginamit natin kanina ay bagoong. So yun po yung pampaalat natin. So ngayon, ihahalo na lang po natin itong sinigang mix po. Hindi tayo naglalagay ng kamatis, no? Para hindi mapanis, no? Hindi madaling mapanis. So yung iba, pampalasa nila, pang-asim din nila yung kamatis. Pang-asim nila yung kamatis. So, kinamatisan naman. So, this time hindi na. So, sinigang natin. So, ang pinaka-nilagay natin is bagoong alamang, bagoong isda, saka itong sinigang mix. And the last part is itong sinigang na sili. Siling panigang. Okay. Mamaya, titikman natin kung masarap yan. Panalo? Panalo. So, ito po yung tinatawag ko. Ngayon, you taste it. So, sakto lang yung asim niya at saka yung alat niya. Sarap. Okay. So, that's it!
Tapos na po. Ubus ang kanilamig dito. Thank you for watching. Bye! Thank you for watching. Happy eating! Bye! Bye. Thank you for watching. Happy eating! Bye! Bye! Bye.